Okay, paano nga ba tayo gagawa ng animation kagaya nito sa ating PowerPoint presentation, kagaya ng itong aking ginawang introduction ng teacher sa kanyang students? So, gumawa lang tayo sa PowerPoint ng ating animation para sa kanila. So, ito yung sample na yan. Teacher or animation teacher GIF. So, lagyan natin ng teacher GIF animation para gumagalaw-galaw siya. Ayan, marami dito pwede tayong piliin ng mga animation or GIF, yung picture na gumagalaw-galaw na pwede natin gamitin sa ating PowerPoint animation. Ayan, so ito mga sinave ko na to, mga to. Ayan. So, ang pipiliin natin yung magkakaparehong image kahit iba-iba pa yung ginagawa nila dahil ang gagawin nga natin ay parang storyboard na animation. So, dapat pare-pareho sila. Although, iba yung kanilang ginagawa. So, ayan. Ito na yung aking sinave na mga animation or GIF images na galing sa Google. Gagamitin natin sa ating PowerPoint slide or PowerPoint slide with animation. So, piliin natin tong piliin natin tong picture muna. Ayan. So, ayan. Ang napili nating image ay mapapansin nyo may background na white. So, ang gagawin natin, tatanggalan natin to ng background na white. Picture format lang. Then, remove background. Then, click mark areas to keep. So, ito yung ikikip natin na dapat hindi mawala. Dahil meron kayo napapansin parang pink. So, dapat yan ay hindi matanggal. So, ayan. Then, saka natin i-remove. Ayan. I-mark lang natin yung tatanggalin natin. Then, i-check natin. So, ayan. So, ito na yung ating pinakang image na walang background. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng text. Insert lang. Then, text. I-type natin hello, then piliin natin tong text or font style na bubblegum. Font niya, palakihin lang natin yung font. Gawin natin, or gawin natin white, then gawin natin 115 yung ating font. So, ayan. Then, lagyan natin ng, medyo palakihan pa natin. Then, lagyan natin ng shadow. Ayan. Then, ang gawin natin, duplicate natin to, control D lang, para ma-duplicate yung text, para hindi na tayo mag-insert. Then, lagyan natin, my name is, then, font style natin, Babuli. Ayan, Babuli. Then, ang size natin is, gawin natin, 80. 80 yung size.
Then yung color niya, gawin natin yellow, medyo dark yellow to, o orange ba to? Ayan. Then duplicate lang ulit natin para magkaroon tayo ulit ng another text box. So ilagay ko yung name ko dito, Miss LV Morton. Then medyo palitan lang natin. Ayan, then adjust lang natin. Medyo binago ko ng color na medyo light sa yellow. Another slide tayo. Enter lang natin tong below ng slide para magkaroon tayo ng another slide. Then delete natin to. Ayan. So maglalagay naman tayo ngayon ng animation or GIF image na sinave ko pa rin. So kunin natin dun sa aking folder. Ayan. So ito yun. Ayan. Pwede natin ilagay ito. Copy paste lang natin, ipipaste natin dito. Ayan. So ayan, then sa unang slide, i-copy natin tong mga text na to. Click lang natin, shift, then click para ma-select tong mga tatlong ating text box. Ayan, ito yung pinaka ang i-edit natin para hindi na tayo mag-insert ng text box. So papalitan lang natin to ng mga text. Yan ang pinalit natin, and I am so excited to be your teacher this year. So baguhin natin ang size and mga colors. Syempre yung mga visible na color ang ilalagay natin, and yung hindi masakit sa mata. Ayan. Then another slide tayo. Pwede tayo mag new slide. Click lang natin tong new slide. Ayan. Then blank. Then, mag-insert tayo ng, again, GIF na sinave natin. Ayan, medyo energetic. Kasi, i-describe mo yung sarili mo. I-introduce ka. So, ikaw ay funny and energetic. So, ayan. Medyo adjust lang natin. Then, copy lang natin ulit tong text na to galing sa second slide. Click-click lang natin para ma-select. Then, i-paste natin sa third slide natin para hindi na tayo magbago ng ating gagawing text box. So, edit na lang ulit natin tong mga text na to. Ayan, I'm cool. I'm funny, yan, and friendly. So ayan, medyo baguhin lang natin ang mga font and also the colors. Ayan, I'm cool, funny, and friendly, yan. Then mag-insert tayo ngayon ng, so ayan, medyo adjust natin. So mag-insert tayo ng smiley GIF para medyo maganda yung ating presentation. Copy lang natin. Ayan, GIF transparent, i-search natin. Smiley GIF transparent. So, ayan. So, ito naman yung third slide natin. So, binago ko lang ng background. Then, binago natin ang text. Ganun pa rin. Copy lang natin yung text box para mabago natin yung mga text. Yan, I am passionate about shaping your bright young minds. Then, ilagay natin yung GIF na bulb na sinerch ko pa rin sa internet, sa Google. Yan, GIF yan. Then, i-paste natin dito sa fourth slide. So, ayan. Close lang natin yan. Yan. So, about mine. So, syempre, yung mga GIF na ilalagay natin is about dun sa ating text. So, ayan. Ayan. Sa fifth slide naman natin, ganun pa rin ginawa ko. Binago ko lang ng background. Ginawa kong medyo dark blue. Then, text pa rin. Binago natin ang text. I am about to put the excitement back into education. So, then, lagyan ko ng mga GIF. Yan, ito yung mga sinave natin GIF about education. So ilagay natin yan dun sa ating fifth slide. Copy paste lang. So ayan. Ayan, i-arrange lang natin kasi sabay-sabay ko siyang kinopy paste.
dito sa slide na to, arrange-arrange lang, ilagay natin sa palibot ng ating text, paikot-ikot, ayan, resize-resize, pati bulb, yan. So, ayan, so nababasa na. Ayan, dito naman sa ating 6th slide, ito yung ginawa ko, to expect to learn a tone of great things. So, nilagyan ko pa rin siya ng JF na books, a tone of books, yan, para mas maganda, mas cool, gumagalaw-galaw. So, ayan yung ating 6th slide, hanggang sa 6 muna tayo, so pwede naman natin dagdagan yan. So, ayan, lagyan na natin ang animation and transition, dito muna tayo sa first slide. So, first slide ang pag-animate natin. Then, dito tayo sa hello. Piliin natin tong fly in. Then, pwede tayong pumili ng effect dito sa fly in from left or from top. Yan. Then, yung start option ng animation, click natin after previews para automatic magpiplay na kaagad siya once na present natin. Yan. Ganon din dun sa iba, my name. Then, ilagay natin fly in pa rin. Then, sa effect option, gawin natin from left. Yan, dito din sa isa, sa aking name. Or gawin natin from previous, after previous. Then, automatic, fly in, then, from left again, then, after previous. Yan. Yan, then, in slide show natin para makita natin. Ayan, so ito yung animation, yung maging result. So, ganun lang yung paglagay ng animation. So, ganun din yung gagawin natin sa mga next slide natin. Pipili lang tayo ng animation. Sa animation tab, marami tayong pagpipilian dito. Ganun din sa next slide, punta lang tayo sa animation tab. Then, per text box, maglalagay tayo ng animation. So, pipili lang tayo kung anong gusto natin, kung fly in ba, then effect option, kung from left ba, or from top, or from right. Yan, then wag nating kalimutang ilagay yung start from after previous ba? Ayan. So lagi nating ilagay after previous para hindi na tayo magki-click. Ayan. Ayan. So ito yung ating slideshow para sa ating second slide. I am so excited to be your teacher this year. Then ganun din sa third and fourth slide, ang gagawin natin, lalagyan natin ang animation bawat text. Then kung sabay-sabay naman ang pag-appear ng animation ng ating icons or yung GIF natin, siselect lang din natin sila sabay-sabay. Example, itong mga GIF images na to, sinelect ko muna lahat siya, then saka ko siya nilagyan ng animation para sabay-sabay silang mag-appear. So, ito na naging result na ating third slide. I am about to put that excitement back into education. So, ayan. Then, after nating malagyan lahat ng animation yung ating mga slide, lagyan na natin siya ng transition. So, every slide. So, marami tayong pamimilian dito ng transition. Depende sa atin kung anong gusto natin. Ayan. So, iba-iba yan. Click lang natin tong arrow down para makita pa natin yung ibang transition. So, ayan. Then, pili natin yung uncover. Then, select natin yung apply to all slide. Then, maglagay tayo ng background music para sa ating presentation. Insert lang. Then, audio. Then, pwede tayong kumuha from our PC na dinownload natin na background music. Or pwede naman tayong mag-record ng voice natin kung gusto nating i-read yung ating presentation. For example, mag-record tayo ng ating voice kung babasahin natin yan. So, i-play lang natin to, then stop lang natin. So, ayun. So, dahil nga background music ang ilalagay natin, so mag-insert tayo ngayon ng music galing sa ating PC na yan ay dinownload ko lang din sa YouTube. Ginawa kong MP3. So, meron naman dong convert to MP3 sa ating Google. So, ayan. Dahil 1 hour to, pwede natin tong i-trim. Mamaya, ipakita ko sa inyo. Then, click natin itong play in backgrounds para automatically magpiplay yan sa lahat ng slides natin. Ayan, automatic yan. Then, i-trim natin yung ating audio. Pwede natin siyang i-trim. Dahil 1 hour yan. So, pwede natin gawing paiksian lang natin. Dahil maiksi lang naman yung ating slide. Then, okay lang natin. So, ayan. Thank you.
file, save as, then browse natin kung saan natin isi-save. Then piliin natin yung type MPEG video para maging video yung ating presentation. So ayan, eto na siya. Try nating open. Ayan. So